Good morning! Good morning, guys! Ayan, guys. Wala na akong kortina. Wala na akong kortina. Ayan. Kasi, guys, ilang days na lang kami. Ayan. Aalis na kami. Kaya, ganito kagulo. So, yung garap ko na yan. Oh. Yan yung lagayan ko ng, ayan, tinanggal ko na yung nakapanghalan. Rent sa car. Ayan, sa house. Ayan, sa water, ayan, and then sa kuryente, nakalagay dyan. So, tinanggal ko na. Tapos, ayan, wala na kami. Ayan, wala na kami. Tapos, ito yung vision board ko. Ayan, guys. So, kayan, makalat. Makalat, makalat. Ano yung ano? Kalat. Ito yung sa aking higaan. Nagtupi ng mga damit. Ayan. Ayan. Lilipat na kasi kami, guys. So, ilang days na lang. And then, lahat ng mga nandito, ayan, ililipat ko siya doon. Malapit lang dito din. So, lilipat kami dahil may mga, nakita niya, guys, alkansya ko. Ayan, may pera pa doon, no? Ayan, may pera. May laman yan, pero hindi nga lang yan mga puno. So, ayan, may laman yan. Mahilig po talaga ako mag-ipon, guys. Yung 5 piso, 10 piso, piso, ayan, iniipon. Kasi kung hindi nyo lang naitanong, ayan, ako ay nagbebenta ng yelo. Meron akong yelo business. 2 freezer po ang meron ako. So, ayan. Ito yung kwarto ko, guys. Ayan, mga kalat na. Dahil nga ito yung nagpa-laundry ako. Hindi ko pa tinanggal na lang dyan dahil nga kumukuha na lang ako para pang suot. Pero hindi ko na lang tatanggalin kasi lilipat din naman kami. Ito yung mga Vita ko. Ayan, ito yung mga ayan, damit na rin yung ilaman din sa iba. Tapos yun. Tapos meron pa akong hindi pa na mga naligpit. So tutupiin ko na yung mga ito kasi nilabhan ko yan. So tinupi ko. Yun. Ito yung kahigaan ko eh. Ito mismo yung kwarto ko. So, ayan siya. Tatanggalin ko lahat ng mga nilagay ko yun ko dyan. Tatanggalin ko yan lahat. Kasi sayang naman. Ayan. Kasi yung mahal din ang bili ko dyan. Ayan ito. So, 2 klase po siya, guys. See you. Tapos, baka mamaya yung mga bata maliligo sa ulan. Sana nga lumakas ang ulan. Ayan. Kalat. Pasensya na makalat, guys. Makalat. Kasi nga, syempre, nagliligpit na. So, hey, guys. Tigil muna sa pagliligpit. Nalabas ako. Pupunta akong office. Bibili na order. Ayan. May order kasi ng First Vita Plus 34-in-1. Kaya, hindi muna ako magla-live. Dahil magbibili mo na. Then, palabas na. So, hi guys. Nandito na ako sa kotse. Ayan, nagpapa-andar na ako. Pina-andar ko na siya. Ayan, mga 5 minutes aalis na ako dito sa parking. Ayan ang aking kotse. So, ayan. Pagka dating ko sa office, ayan, bilisan agad. Magpipiin ako, yun. Tapos, mag-direct sailing ng 34-in-1. And then, balik ulit sa bahay para naman, mag-book naman ng lalamo para naman ma-deliver doon sa nag-order. Yun. Tapos, balik ulit ako sa pagliligpit. Yun. Kumusta ang araw niyo, guys? Ayan. Ako okay naman. So, hindi muna talaga ako naglalagay ng mga makeup or powder or ano sa mukha. Grabe na, na-irritate siya ng sobra-sobra. Kaya pahinga muna siya. Mga pang-2 araw na ngayon na hindi ako naglalagay. Ayun. So, syempre, wala akong ano. Ako lang mag-isa. And then, wala akong dalang holder ng camera, ng cellphone, so yun, hindi na ako makapag video pag ako ay magda-drive na. So, yan.
for now, bye. Bye bye. So yun guys, nandito na ako sa parking. So akit na ako sa taas. Yung so yun guys. Grabe, ang bilis ko, parang humalik lang ako sa office. Nagmamadali ako kasi dumating yung at mag-aayos ang aking freezer, 'di ba? Nasira kasi yung isa kong freezer. Nandito na ako sa parking, guys. Ayun. Nagmamadali pa talaga ako umuwi para maambutan ko yung titingin sa aming freezer. Nakakaiyok lang. Nasira siya. Wala pa siya 1 year nasira. Na dahil sa outlet. Grounded na daw. Kaya siya nasisira. Buti na lang nasa under warranty pa siya. Papalitan lahat. Sabi nung tumingin na sa kontora, buti na lang daw nasa warranty pa. Kasi kung hindi, 7K daw yun higit yung aking babayaran. Wala pa siyang isang taon. Nasasaktan lang ako kasi. Nung lockdown pa kasi yun, kita ko yun sa online. Kita ko yun sa First Vita Plus na yung pa-order online kasi 'di ba? Sobrang lockdown tapos nasa online lang tayo lahat. So bentok mo yun, guys. 21,000 kasi yung bili ko dun. Kaya sana sa mga magpapaupa dyan, huwag naman sana kayong puro pera lang. Hindi porkit mabait yung tenant ninyo, hindi ninyo asikasuhin yung kung ano yung sinasabi na ito na yung sira. Totoo lang, guys, ilang buwan na kaming nasa loob. 10,000 yung monthly. Sa labas kami na naliligo, guys. Sinisal sa CR kasi barado. Hindi nila yun inasikaso, pero sila pa yung galit. Isipin mo, hindi lang ako nakabayad ng 1 month. March po yun. Isang buwan lang. Pero meron kami deposit na 30K. Ayun, bigla na lang kami paalisin. Tapos ayaw nila ipapagamit yung ano, yung aming deposit. So ngayon, nasira yung aking gamit. Nasira yung aming negosyo. Siyempre, memorable sa akin yun. Dalawa na kasi yung freezer ko, pero yung bago pa yung nasira. Nasira daw lahat. As in, nagmadali ako umuwi kasi sabi nung nasa bahay, di na daw ako maintay. Kaya grabe, ang bilis ko sa office. Wala pa 5 minutes na kabalik agad ako. Kasi gusto ko siya maabutan kung bakit. Ano nangyari? Ba't siya nagkaganon bigla-bigla? Kita ko kasi yung last year. Binili ko na freezer. Pero ayun, nilipat naman na kami. Sobrang sasaktan lang ako. Hindi kami nagre-reklamo kahit abaho-baho doon kasi yung kanal. Kasi bilang pakikisama mo, pag masyado ko kasi mabait pala, no? Mahal mo na binabayad namin buwan-buwan, pero hindi. Gusto lang nila pera. Tapos ayun, nasira pa yung aking malaking tulong sa akin yung freezer. Ayun guys, nandito na ako sa parking. So uwi na ako ng bahay. Nasama lang talaga ako sa gamit ko. Pinaghirapan ko kasi yun. Mag-1 year pa lang siya ngayong 16. In order ko yun. Pumunta ako ng Mega Mall lang June 6. Pero na-deliver siya dahil ga-lockdown. Walang magde-deliver, kaya 16 siya na-deliver. So, ayun, thanks God. Kasi, nabait pa rin ni Papa Lord sa akin. Under warranty siya. Lahat ng nasira, iba, i-re-refund. Pero para kasi sa akin.
pasok. So ito yun guys. Yan. Ang akala ko may nabutas or ano, pero hindi naman kasi kami gumagamit ng matutulis na bagay dyan. At saka yan, tingnan nyo, meron siyang kanya-kanyang plastic. Ayan. Kaya mabilis lang siyang tanggalin. So ang nangyari, akala ko kung paano, bakit bigla siyang namatay. Nang dahil dun sa saksakan, so nasira, pati yung motor niya, nasira. So ang bago lang niya talaga. So yan, gray ang kulay niya guys. Sobrang bago pa niyan. So yan guys, ito yung pinunta ko sa office. Ayan, ito yung kinuha ko doon kaya ako nagmamadali. Ayan. So naabutan ko naman si kuya. So yan, nakabili rin ako nito at nakapag-bain na rin ako. So yan. Ngayon, magpapa-deliver naman ako sa Lalamove. Yan. Yan.